mga armadong kalalakihan po ng baril. Tinutukan po una yung aking anak na buntis sa atiyan. Sunod po ako sa dibdib. Nasabi po sa amin, huwag daw po kaming magwag daw po kaming matakot at pulis daw po sila. Sabi ko, bakit po kayo pumasok ng kung pulis po kayo, nasan po ang warrant nyo? Sabi kong gayaan, bakit po kayo nanunutok ng baril? Ang sagot po sa amin, huwag daw po kami mag-alala, pulis daw po sila. O, hindi ko na po maintindihan kung anong gagawin ko po. Yung anak kong pumuntis, ay kulang na lang po ay himatay. Hindi pa, pinaupo ko po muna sa bangko, pinanong ko po ng tubig. Ngayon po, sabi nila sa amin, ay pag nakita daw po nila sa loob ng aking tahanan yung masamang tao na yun, agad daw po nilang pasasabugit ang ulo dun sa aming tahanan. Good congresswoman from First District that her issue on her privilege speech be a part of the discussion of the resolution of Congressman J.J. Suarez. So that's the issue that we have to settle. Chairman? Yes, sir. Mr. Chairman, just to clear things, with regards to deputation of Congresswoman Matibag, please sit down, Congressman Paduano, please. No problema. Kumakain ako, bigla kang wirit. Yeah. Chairman, thank you. Chairman Akop, thank you. Maraming utang to kay Chairman Akop. Anyway, Mr. Chairman, with regards to the deputation order, please. Okay, go. Of Congresswoman Matibag, of course, it's the right of the Deputy Majority Leader to deputize. Now, he has all the authority and the right, especially during voting. Now, with regards to the issue being raised by Congresswoman Matibag on his on her privilege speech, am I correct? Privilege speech? Yes, Mr. Chair. That is not a resolution. That is not a reso filed by you. Privilege speech. Now, unless otherwise, Mr. Chairman, that privilege speech of the Honorable Matibag was referred to this committee. It was, sorry. Yes, as a matter of fact, it was referred already. So there's no need, Mr. Chairman, to discuss about it because... No, we are not going to discuss it. The manifestation of Congresswoman Matibag is to allow this body to tackle that on the next hearing. Not now. Yun ang kanyang manifestation eh. Ano ba yung kailan ba yung privilege speech mo and yung referral sa public public order? It was referred, Mr. Chair, last week. Last week. We have 5-day rule ah. Under the rules, we have 5-day rule. May I remind the gentleman that you are please address the chairman, please. Anyway, napaka-strict tong chairman na to. Anyway, susunod sa akin, may araw ka rin. Anyway, Mr. Chairman, ganito lang po. We have 5-day rule. Now, if that is covered by the 5-day rule, last week ba? Today is our hearing, no? And if the privilege speech which was referred to this committee is germane to the issue being tackled with regards to House resolution of DSGJ and the Honorable Mujib Ataman, we can consolidate it with just one motion. Then we can also discuss today. So today, Congresswoman Ann Matibag, a while ago you have this manifestation of your privilege speech to be a part of the discussion based on the resolution of Congressman Suarez. Now, I think the good gentleman from Abang Lingkod Party List wanted you to have a motion for this committee to act on it. Go ahead, Mr. Chairman, sandali po. Yes, Congressman has clarified. Yes, Comsec. Pasok ba doon sa 5-day rule? 5-day? I think 5 calendar. It was referred to the committee, the privilege speech. Yes, pasok naman na Congressman Paduano. So Congressman Robert Ace Barbers is acknowledged, sir. So Congresswoman Matibag, you are recognized. Go ahead. Yes, Congressman Ako, please. You were asking the body kung itatackle natin. Tapos ngayon, nakapag-rule ka na without asking the body. I think that is whimsical and arbitrary, Mr. Chair. No, Chairman ako. Hindi yes, po. I still yes. have the floor. Sige, go ahead.
there is such a thing as out of order. If it is not included in the agenda, even in the floor, and if you tackle that, you are out of order. Mr. Chair, Congressman Akop, we will not be tackling that resolution right now. That's the reason why I'm asking... I still have the floor. I'm trying to get your time because I am the chairman. What I wanted to explain... Sige, if that is what you want, sige. Mr. Chairman, what I'm trying to point out is that a while ago, Congresswoman Matibag was implying through her manifestation that he wanted to include her privilege speech on the discussion of the resolution. But I tried to put it on the floor by having the body to act on it. But we will not be discussing the merit of the privilege speech right now. What I'm trying to say with the indulgence of Congressman Akop is that the approval of the body that we will be including her privilege speech on the next hearing. No, Mr. Chairman, ganito lang po. Chairman. Before I recognize you, Congressman Paduano, may I be allowed to acknowledge the presence of Congressman Ruel Peter Gonzaga? Now you are recognized. Oh, thank you, Chairman. Mr. Chairman, ganito lang po. Sinabi ko, I have already established if that privilege speech was referred to this committee, pasok dun sa 5-day rule natin, 5-calendar-day rule, pwede talaga. Somebody has to move, na ipasok mo din, we'll vote if we have a quorum. Diba? That's why, Mr. Chairman, no. Your ruling should be right after that motion, if ever members... No, I haven't ruled yet. What I'm trying to tell is for her to have a motion. And then ang sabi ko kanina, just only my point. Wait. What I said was, because manifestation yon, now I'm trying to tell to change it to a motion. Hindi po ako nag-rule, Congressman Paduano. What I'm trying to tell is to change the manifestation to a motion. Okay. Pasok pa ko, sir? Pasok. Oh, so a motion, please. Mr. Chair, I may move to be included in the hearing of the resolution. Respect the chairman, please. Directing the appropriate House Committee to conduct an inquiry in aid of legislation. Wait for a while. What I wanted is that we respect each other. You have your own committees, and I'm following the rules of this Congress, and it's also right that we debate on something, but when the chairman is speaking, respect the chairman, please. We are all co-equal. Go ahead, Congresswoman Matib. Mr. Chair, I move that in the case of my district, I may be included in the House resolution directing the appropriate House committee to conduct an inquiry in aid of legislation of violence, harassment, intimidation, and other criminal acts committed before, during, after the conduct of the 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. I so move, Mr. Chair. Oh, there's a motion for the inclusion of the issue of the privilege speech on the discussion of the resolution filed by Congressman J.J. Suarez. Second any motion, second the motion? Mr. Chair. G.D. seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Okay, we'll be proceeding to the next. Mr. Chair? Congressman. While we're on the matter of administration, and since there was raised the point po ng resource persons, I'd like to go back to an issue that we had earlier. For the information of the body, we have three pending resource persons who have not replied to the invitation of the committee. And thus, Mr. Chair, I think it would be appropriate, as per protocol, kapag po hindi po sila sumasagot, is that we issue a show cause order. So with that, Mr. Chair, I move that we issue a show cause order for Ms. Amelia Sobreñas, Mr. Cesar Zirago, and Mr. Christian Alcara. There's a motion to issue a show cause order to the following person. Amelia Sobreñas, Cesar Zirago, and Christian Alcala. Is there a second motion? Second, Mr. Chair. There's a second motion. Any objection?
Hearing none, the said motion is now approved. The COMSEC is hereby directed to issue a show cause order to those people. Go ahead, Congressman J.J. Suarez. Thank you very much. Para lumamig-lamig na ko. Okay. Back lang kay Attorney Barbacena. Attorney Barbacena, hindi po ba kayo na-alarma na may report sa inyo na nagkaroon ng robbery na alam naman po natin robbery involves the use of harmful weapons such as knives, guns, of that nature. Hindi po kayo na-alarma? Your Honor, na-concern din naman po ako dun sa nangyaring incident dun sa... Can you speak louder? Ano ko? Nagkaroon din naman po, ako po may concern din po dun sa nangyaring incident sa Barra, Your Honor. Kung ganun po kasi yung naging reaction sa inyo, ang hindi ko po masyadong maunawaan, bakit wala kayong naging aksyon? Your Honor, ang report po sa atin ay ano po yun? Alleged robbery, Your Honor. Alleged robbery. So, PNP, you did not follow up on that report? Your Honor, may mga SMS naman po kami, Your Honor, na naisend at nailagay naman po namin, Your Honor, kung sino pong victim. Kailan nyo nai-report sa COMELEC? Immediately, Your Honor, nagsisend po kami ng SMS. Katulad din po na reporting po namin sa provincial headquarters. Meron ka rin bang dokumento na pinadala sa COMELEC about the incident that happened? Sa document, Your Honor, wala po. Kasi ongoing pa po, Your Honor, yung investigation, kaya yung documents po, Your Honor, ay hindi pa po namin may provide. Given that there was an alleged presence of high caliber assault rifles, didn't you think that it was necessary to request the COMELEC to increase the category level in Barangay Barra? Your Honor, hindi na po ako nakapag-request. Ano pong dahilan? Your Honor, kasi mayroon naman po kaming board na kailangan pong mag-convene. So since na-inform ko naman po yung aming election officer, kaya hindi ko na po, sir, na kumbaga man ay wala po sa jurisdiction ko, Your Honor, na para mag-convene po yung board, Your Honor. No, I'm not asking about convening any board, Mr. Chairman. My question is, given the situation, bakit wala po kayong ginawang recommendation or follow-up report to the COMELEC? Your Honor, hindi na po ako nakapag-recommend. Una po, Your Honor, nag-focus po kami, Your Honor, dun po sa follow-up po namin. And pangalawa, Your Honor, may itong kasing qualifiers po na ibinabasa amin, tinignan po namin, Your Honor, ito. At ito, dito na rin po kami, Your Honor, nag-base. So, with the indulgence of Congressman, I think it's incumbent upon them to report to the CBFSC. Yes. Dahil yun ang sinasabi dito, that's the reason why they put a different category. Red, green, yellow, blue. Pag green category, tapos nagkaroon ng mga violence sa what you call that, incidents, no? You have to report directly to CBFSC, the Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. You don't have to convene it because that is already convened. Ayan, nakalagay dito sa primer ninyo eh. And I'm just following the line of questioning. Kung hindi kayo nag-level up ng category, baka sa buong Pilipinas, ganyan ang ginagawa nila. Di ba? This is very crucial, ah. And we need to find out kung what is the liability
the different agency like the COMELEC and the PNP in not elevating the different category in relation to the violence that is happening on the different areas in the whole country. Kung walang ganong klaseng ano, kung walang ganong klaseng reporting. Sige, PD. Sir, my label as the provincial director, yung ginawa ko po naman dyan as my action taken, considering na mayroong nangyaring robbery, ay heightened yung alert level sa lugar. Kaya sir, nagpa-deploy sir ako ng additional personnel coming from the provincial mobile force company para kung mag-escalate man ay ma-prevent. And wala naman po nangyaring escalation, kaya ni-stipot na lang po sir namin yung additional forces na yon until matapos sir, matapos yung election, Your Honor. Actually, meron ding additional na personnel na pinadala yung region. You confirm this, PD? Yes, Your Honor. Nung nangyari sir yun ay nagpadala po ang regional office ng 41 personnel to augment yung Lucena City Police Office, particularly yung Bara, Your Honor. So, may incident na nangyari sa Bara, nagpadala, nag-deploy ka ng additional, tapos may additional pang dumating galing sa region. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. But this, all of this that happened, still didn't give you enough reason to do a follow-up report and increase the category level of Bara. Yun yung hindi ko maintindihan. Lumala na yung sitwasyon, nagpadala ka pa kayo ng additional na police. That just goes to show that there was a need by the PNP. That's why you deployed additional men. How come you didn't ask or request or even recommend to the COMELEC to increase the category level of Bara? Nagpadala na nga kayo ng tao. Nagpadala pa yung region ng additional na tao eh. Yes, Your Honor, pero wala na po kasi nangyari na incident after po nung deployment ng additional forces. So ang sinasabi mo sa akin, PD, aantayin nyo na may mangyari pang panibagong event bago kayo magre-recommend? Tama po ba yun? Of course, we conducted also validation para makikita namin, Your Honor, if mayroon pang mangyayari. But upon our assessment, wala na po kaming nakitang threat or possible pang mangyari sa area na yun, Your Honor. So let me just point that, Mr. Chairman, again, I think on that specific note, merong pagkukulang yung nangyari. Kasi alam na naman natin na may insidente, nagdagdag pulis na po sila, nagdagdag tao. Kaso lang pagdating sa category at treatment ng level, wala pa rin changes. Anyway, Mr. Chair, similar to my earlier statement, what happened in Bara, hindi po yun isolated. Hindi lang po nangyari sa Bara yun. In fact, kasama po natin ngayong hapon ay mga matatapang na mamamayan din na naglakas loob para pumunta sa mababang kapulungan para ikwento rin yung kanilang malungkot na pangyayari sa kanilang buhay nung nagkaroon ng halalan para sa barangay elections. With the permission of the chairman, pwede po ba natin sila bigyan ng pagkakataon, Mr. Chair? Yes, ito yung sa barangay Mayaw Parada and also sa barangay Ransohan. So we'll be asking the resource persons who have been invited to please narrate what happened during the this period of alleged violence that was perpetrated by lawless element. Go ahead. Sino magsasalita po sa Barangay Mayaw Parada? Sino magsasalita? Mr. Chair, I move that we recognize Ms. Maribel Calapit. Okay, there is a motion to recognize Ms. Maribel Calapit. You are recognized. Go ahead. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Maribel Calapit, ang Barangay Mayaw Parada, Lucena City po. Anong ako po ay full watcher po ni nung tumakbong kapitan po ng Mayaw Parada na si Eugenio Cantos po. Nung umaga po nung 28 po nung October 28 po 2023 po, umaga po yun, alas 8 ng umaga, nakita kami pong mag-asawa na doon sa aming bahay lang at saka po kasama ko po yung aking anak na buntis na si Rochelle Calapit.
Ngayon po yung nakita ko po sa tapat ng aking bahay si treasurer po ng aming barangay, si Melicio De Castro po, na nadun po sa tapat po ng aking tahanan. May kausap po siya sa cellphone. May kaunting oras po may dumating pong kalalakihan na armado po ng baril. Humigit ko mulang po sila mga 10 hanggang 12 katao po. Mga nakabonit po, nakagwantis. Mata lang po ang kita. Maya-maya po itinuro po ni Melicio De Castro ang aking tahanan na sabi po niya, yan po ang bahay ni Maribel Kalapit. Diyan po pumasok yung masamang tao. Ngayon po, pumasok po sila doon sa aming tahanan. Nakita po nila una yung aking asawa po na si Ricardo Kalapit. Tinutukan po nila ng baril sa ulo na sabi po huwag pong kikilos ng masama. Tapos ngayon po, tinawag po ako nung anak kong buntis, sabi mama, papa, si papa po tinutukan ng baril. Ngayon po, sinalubong po kami nung mga armadong kalalakihan po ng baril. Tinutukan po una yung aking anak na buntis sa tiyan. Sunod po ako sa dibdib. Nasabi po sa amin, huwag daw po kaming matakot at pulis daw po sila. Sabi ko, bakit po kayo pumasok? Kung pulis po kayo, nasan po ang warrant nyo? Sabi kong gayaan, bakit po kayo nanunutok ng baril? Ang sagot po sa amin, huwag daw po kami mag-alala, pulis daw po sila. Di, yun na nga po, hinalughog po nila yung aming bahay. Sa takot ko po, hindi ko na po maintindihan kung anong gagawin ko po. At yung anak kong pong buntis, ay kulang na lang po ay himatayin. Di pa, pinaupo ko po muna sa bangko, pinano ko po ng tubig. Ngayon po, sabi nila sa amin, ay pag nakita daw po nila sa loob ng aking tahanan yung masamang tao na yun, agad daw po nilang pasasabugit ang ulo doon sa aming tahanan. Yun nga po, nalugugo nila yung bahay namin. Wala naman po silang nakakita ni anong masamang tao po sa amin. May 10 minuto po silang naghahanap sa loob ng tahanan namin. Wala naman po silang makita. Sabi ko nga po sa kanila, pag may masama pong mangyari sa anak kong buntis, kayo po ang mananagot. Sabi ko pong gano'n sa kanila. Nung pagkasabi ko pong gano'n, lumabas na po sila. Sinundan ko po sila doon sa paglabas po ng pintuan ko, sinundan ko po sila pagbaba doon sa may release po kasi tabing release lang po bahay namin. Ngayon po, nadun pa rin po yung si Melicio De Castro, hinihintay po sila. Tapos sabay pa po silang lumabas, naglalakad po sa release, papunta po ng kalsada po ng Calabarzon. Yun lamang po. Sino nakita niya? Sino, si Castro? Opo, si Melicio De Castro po. Siya po nagturo ng bahay ko doon sa mga kalalakihan pong armado. Sino itong Melicio De Castro? Treasurer po ng aming barangay. Okay. Ma'am Maribel, kamusta na po yung anak ninyo, yung buntis? Okay na po siya? Sa ngayon naman po, nakapanganak na po nung January po. Ay, okay po. Okay na naman po. Malusog naman po yung bata? Okay naman po. Okay. Unang-una po ay humihingi. Nakakalungkot po yung nangyari sa inyo, Ma'am Maribel. Sobra isipin po ninyo yung looban yung bahay ninyo. Anong petsa po nangyari ito? October 28 po. 28? Opo. Po. Mr. Chair, can you please take note? October 28 nangyari yung incident sa barangay Mayaw Parada. Ma'am Maribel, matagal na po kayong naninirahan sa Lucena? Opo. Gaano kalayo po yung Mayaw Parada sa barangay Bara? Malayo-layo din po. Mga ilang minuto lang siguro ng tricycle. Mga 20 minutos. Mga 20 minutes lang yun. Kasi diba, Mayaw Parada, Dalahican, tapos Barane. So magkakalapit barangay lang po yun. Matanong ko lang po, Ma'am Maribel, sinabi nyo sa iyong salaysay, umalis po kayo at hinabol nyo yung mga, hindi naman hinabol, sinundan nyo yung mga pumasok sa loob ng bahay. Sila po ba'y may sasakyan na sinakyan? Sila po ba'y naglalakad? Ano pong pamamaraan nilang ginamit para makarating sa inyong tahanan? Naglakad po sila. Yung sinasakyan po nila, iniwan po nila dun sa malayo-layo din po sa kalsada po ng Calabarzon Road. Tanaw nyo po kung ano yung sasakyan na yun? Hindi po. Hindi nyo na po natanaw? Hindi po. Okay. So, ito po bang nangyari sa inyo, Ma'am Maribel, ay naisumbong nyo po sa police? Opo. Okay. Nag-report din po ako sa police station po nung December 28 din po. October 28 po, noon din pong araw na yun, hapon, mga alas 2 po at
hanggang alas 3 po ng hapon ako pumunta. So, mga anong oras po nangyari itong panloloob naman po sa bahay ninyo? Alas 8:30 po ng umaga. 8 ng umaga? Apo. Okay. So, Mr. Chair, in broad daylight, again, it happened. A day before what happened in Bara, meron na ng mga maarmadong kalalakihan, nakamaskara, nakabonnet, nanloob ng bahay, nanutok, and to make things worse, ang tinutukan pang isa ay nagdadalang tao. Buti na lang na nakapanganak na siya at malusog ang apupunin niyo yun. Opo. So, Mr. Chair, can I find out from the PNP what action did you take after this incident was reported to you? Your Honor, sa incident na po na yan, honestly po, Your Honor, ay hindi po nakarating personally po sa akin yung incident. Although nag-report po si Madam, Your Honor, sa station, nakausap po siya ng ating investigator on case, si Corporal Rodriguez. Corporal Rodriguez? Pwede po Your Honor, para mapaliwanag niya, Your Honor, yung kung ano po nangyari, Your Honor, nung mag-report po si Ma'am Maribel po. Magandang hapon po. Good afternoon po, Your Honor. I'm PSSG Raymond Rodriguez po. Bali po, sa pagkakatanda ko po, sir, nung pangyayari, ang date po nun is nung nakaharap ko si Ma'am ay October 27, hindi po siya 28 ng hapon po. Kasi sa nung nag-backtrack po ako ng duty ko, duty po ako ng 27. Nung 28 po ako po ay for deployment po sa BSK, nasa ano po, nasa kampo po ako. So, 27 ang... kailan po ba nangyari to? 27, 28? October 28 po. Sir, itanda ko po kasi 27 po ako duty. Nung time po na makausap ko po si Ginang Kalapit, galing pa po akong court hearing po noon. Kaya mayroon po akong ebidensya na October 27 po. Okay. But in any case, so pwede niyo pong ikwento kung ano nangyari? Bali po, nung dumating po sila sa police station, ang inireklamo po nilang maigi is yung barangay treasurer po nila na si Milesio De Castro do sa pagtuturo daw po ng bahay nila do sa mga pumuntang mga tao. Ayun po, galit na galit po siya kasi napahiya po sila at nainis dito kay treasurer. Bakit po bahay nila ang tinuro do sa mga tao samantalang hindi daw po dapat yung bahay nila. Apo. Kaya po, Your Honor, nung po sa pagkakainis po niya... For a while. Excuse me. Can you please state your name while you're taking all the pictures of the resource speakers? Who is that person? Who are you? Huh? From what company are you? Are you a resource speaker? Are you from this Congress? ABS-CBN. Okay. I'm sorry. Okay, go ahead. Picture ka kaya ng picture eh. Paikot-ikot kaya. Distract lang kami. Sorry about it. Sige, go ahead. You can take your pictures. Okay, go ahead. Pakikwento lang po ito sa ABS-CBN ha, para malabas sa news. Nasaan na po yung taga-ABS-CBN? Boss, pakagawa lang ito ng news ha. Pakiusap na. Anyway, so nangyari na to sa Barangay Mayaw Parada. So ano pong ginawa ninyong aksyon, PNP? Bali sir, nung time po na yun, sa pagrereklamo po ni Ma'am Maribel kay Milesio De Castro, binigyan ko po siya ng endorsement papunta sa barangay Mayaw Parada. Tapos yun po, nagkaroon po sila ng patawag at nalaman ko po na nagkaroon sila ng pag-aayos noong November 2023. Chairman, with the indulgence of Congressman
JJ, DSJJ. Anong oras po kayo pumunta doon? Please use the microphone, please. Microphone pa kayo. Anong oras? Anong oras nangyari? Okay, so pumunta kayo doon, nag-report kayo sa police. Opo, opo. Do you confirm na si Rodriguez yung kausap mo? Opo. Okay. Now, ano yung, ang pagkarinig ko kasi, Corporal Rodriguez, ano yung sinasabi mong endorsement sa barangay? Yung pong reklamo niya po kay Melesio Di Castro, sir. Pero ano po? Hindi, pero ano ba talaga eksaktong reklamo niya? Na tinuro yung bahay niya, na pinasukan sila ng mga Yes po, Your Honor. Oh, that's... Bakit binalik mo sa barangay? Bakit hindi mo ginawa ng blatter report? Bali, sir, ang nag-ano po ako, nag-verify pa po ako nung tatong pangyayari, sir. Iho, election time the time. Tama? Yes, Your Honor. Di ba nagsiserve ka doon ka sa kampo? Alam mo yung lahat ng mga election-related regulations. Yes, Your Honor. Ganban. Di ba? May ganban, alam mo may ganban. Yes, Your Honor. O bakit babalik mo sa barangay? Yung ano lang... Harassment na nangyari doon ng mga armado. Tapos ibalik mo sa barangay dahil ang nireklamo nila is Melesio, yung treasurer. Bali po, Your Honor, ang sabi po kasi sa akin noon, nung time po na yun, may mga pumunta pong mga tao. Yun po yung inaano niya. Kaya po si na itinuro po ni Melesio Di Castro. Kaya po, iniano ko po na yung reklamo niya po is mapapunta sa barangay. Hindi nga. Ang sinasabi ko, nireklamo nila yung treasurer. But the issue here is, hinara sila eh ng armadong kalalakihan. Hindi po sa akin na, ano, Your Honor, yung ganun pangyayari. Ang sabi lang po, may mga dumating na tao. Ganun? Yun po, Your Honor. Hindi po. Hindi, pero po ito yun. Ha, Rodriguez, you're under oath. Have you taken your oath? Yes, Your Honor. Tingnan mo ha, ang sinasabi mo, it's unbelievable. Alam mo bakit? Bakit siya pupunta doon sa opisina nyo, sa stasyon, tapos sabihin lang na may mga tao na tinuro yung bahay nila ni Melenchon without, na walang nangyari. Di ba, ikaw, investigador ka, pulis ka, yes, hindi mo malang chinek, o ba't nandito kayo? Bakit tinuro yung bahay nyo? Ano bang nangyari? Bali, Your Honor, nung nakausap ko, nag-conduct po ko ng verification, nakausap ko po si Treasurer Melesio Di Castro. So, tinanong ko po yung pangyayari sa kanya. Hindi. Ang tinatanong ko muna, yung actual na supposedly pagpa-blatter. Hindi mo ginawa yon, di ba? Yes, Your Honor, for verification lang po muna, sir. Bakit? Sige nga, bakit? Bakit for verification? Para po alamin po talaga kung ano po yung totoong nangyari. Eh, hindi nga. Dapat may complaint sila, pinablatter mo kaagad. Di ba? That's your duty. Ang investigation is to follow. Napapablatter yung tao, hindi ayaw mo i-blatter? Di ba? Yes po, Your Honor. Tama? Yes po, Your Honor. Well, I think that the right procedure is really to ano. I would agree with Congressman Paduano with that, no. Dahil nga that's the reason why walang record tong mga incidents na to eh. It's either your culpability or pinabayaan ninyo dahil meron kayong intention or 'di ba? Nagko-cover up talaga kayo. Alam nyo, mabigat ng incidents that we have seen, ha, 5-6. And out of the 6, isa lang yung na-report. And that's the reason why this representation try to hear this case. Because baka ganito ang nangyayari sa buong Pilipinas.